Mga idol si Defense Secretary Delfin Lorenzana ay binisita ang Philippine Navy's Naval Shipyard at 4th Boat Attack Squadron noong February 10, 2022. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Naval Shipyard na ito ay ang responsable sa paggawa ng integration para sa bagong combat systems ng 4th Boat Attack Squadron na siyang nag-ooperate ng 4th Batch ng Multipurpose Attack Crafts o MPAC. Kung saan ang mga MPAC na ito ay nakatanggap ng Typhoon MLS ER Missile Launcher at Mini Typhoon RCWS mula sa Elbit Systems ng Israel. Ito nga po mga idol ay upang maging armado ng mga missiles ang mga multipurpose attack crafts na ito. Inaasahan nga po mga idol na malapit nang matapos ang integration na ginagawa sa mga MPACs. At kapag natapos na ito ay maaalaw na ang Philippine Navy na i-redeploy ang 4th Boat Attack Squadron sa hinaharap. At muli nga po nating makikita ang mga multipurpose attack crafts na ito na nagpapatrolya sa ating mga teritoryo at sinisigurado ang kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Ang multipurpose assault craft o MPAC ay isang type ng fast attack assault craft na dinevelop para sa Philippine Navy. Ito nga po ay original na dinisenyo upang mag-transport ng mga tropa ng mas mabilis na dadalhin sila at ibababa sa mga pangpang. Ngunit simula noong maging operational ito sa Philippine Navy ay nag-expanda ang kanilang mga roles sa interdiction, surface warfare at search and rescue. Meron nga pong 42 mga multipurpose craft ang pinaplanong gawin ng Philippine Navy ngunit isang dosena lamang ang nakompleto noong September 2019. Ang Mark III version ng mga MPAC na ito ay ang unang boat sa history ng Philippine Navy na opisyal na magiging armado ng mga missiles. Ang MPAC ay gawa ng LungTeh Shipbuilding Company LTD at Propmech Corporation. Ang natatanging operator nito ay ang Philippine Navy. Ang mga MPAC na ito ay may bigat na umaabot sa 19 tons. Para sa Mark 1, meron itong habang 15 meters. Para sa Mark 2, 17 meters. At para sa Mark 3 ay 16.5 hanggang 17 meters. Sila naman ay may pare-parehong beam na 4.76 meters. Ang draft naman ng Mark 1 ay 0.92 meters habang sa Mark 2 ay 0.90 meters. Pare-pareho rin ang kanilang depth na 2.1 meters. Habang ang propulsion naman ng mga MPAC na ito ay water jets. Ang bilis naman ng Mark 1 ay umaabot sa 40 knots, sa Mark 2 naman ay 45 knots habang sa Mark 3 ay 45 hanggang 47 knots. Sila rin ay mayroong operational range na umaabot sa 315 nautical miles. Sa Mark 1 at Mark 2 ay kaya nitong magdala ng hanggang sa 16 na tropa, ngunit sa Mark 3 ay mula 8 hanggang 10 tropa lamang ang masasakay nito. Ang complement ng Mark 1 at Mark 2 ay 5, habang ang Mark 3 naman ay 7. Sa armament naman ng MPACs na ito, para sa Mark 1 at Mark 2 ay isang Browning M2HB machine gun at dalawang 7.62mm machine guns, habang sa Mark 3 naman ay isang Spike MLS ER launcher, isang mini Typhoon weapon station at dalawang 7.62mm machine guns. Ang Mark 1 version ng mga multipurpose attack crafts na ito ay nakomission sa Philippine Navy noong 2009. Ito ay binubuo ng tatlong mga units. Ang Mark 2 version naman ay nakomission noong 2012 na binubuo rin ng tatlong units. At ang Mark 3 version na armado ng mga missiles ay nakomisyon noong 2017 at 2019 na binubuo ng tig-3 units. Kaya't sa kasalukuyan mga idol ay merong 12 units ng mga MPACs na aktibo sa serbisyo ng Philippine Navy. Mga idol, malaking tulong ang mga multipurpose attack crafts na ito sa loob ng Philippine Navy. Dahil ang mga maliliit na crafts na ito ang siyang nagpapatrolya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At dahil ang lahat ng units nito ay armado, ay siguradong kaya nitong ipagtanggol ang ating mga teritoryo at mga mamamayan nito. Ngunit konti nga lamang ang kanilang bilang na kasalukuyang nasa serbisyo ng Philippine Navy. Kaya't sana mga idol ay makumpleto ang master plan na binubuo ng 42 units. At nang sa ganon ay komportabling makakapagpatrolya sa iba't ibang panig ng ating bansa, lalong-lalo na sa mga kasulok-sulukang bahagi nito.
at nang sa ganun mga idol ay hindi na tayo maagawan ng mga isla at mga yamang dagat na dapat sana'y mapapakinabangan ng mga kababayan nating Pilipino. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!